Napaka-misteryoso ng pag-ibig. At minsan ay mapo-fall ka sa hindi mo inaasahang tao. At may pagkakataon din na hindi mo alam na meron palang lihim na umiibig sa'yo. Papa Dudut, ako po si Fides, 35 years old sa ngayon at kasama kong sumulat ang aking asawang si Michael, 33 years old na ngayon. May ibabahagi kami sa iyong mga tagapakinig na storyang hindi mo akalaing nangyari sa totoong buhay. Oo, totoong mga naganap po ito sa amin at kahit din kaming mag-asawa ay hindi ine-expect na mangyayari ito sa buhay namin. Papa Dudut, isa akong successful career woman. Nagkatrabaho sa isang bangko bilang branch manager. Nakatira kami noon sa gimbal sa Iloilo malapit sa lokasyon kung saan ay nagpapakita umano ang Vanishing Mansion. Sa mga hindi nakakaalam ay popular ang Vanishing Mansion sa lugar namin kung saan kapag nagawi ka sa Magsaysay Street tapat ng Gimbal National High School ay may pagkakataong bigla ka na lamang matatransport sa ibang dimensyon kung saan ay makikita mo ang isang malaking mansyon na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga taglugar o ang mga lamang lupa at engkanto. Pagkaraan ng ilang minuto ay mawawala ang sinasabing mansyon at may babalik ka sa ating dimensyon. Sa totoo lamang, Papa Dudut, ng marinig namin itong mag-asawa ay hindi talaga kami naniwala. Lalo na ako na isang scientific person. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nararanasan ang isang bagay. Samantala ay ayos naman ang relasyon namin ni Michael noong una. Pero simula noong ma-promote nga ako bilang branch manager, naging hectic ang schedule ko. Nawalan ako ng panahon sa asawa ko na nagtatrabaho bilang isang taxi driver. At aaminin ko rin na simula noong ma-promote ako ay naging dominante ako kay Michael. Gusto ko ay palagi akong nasusunod. At isa nga noon sa naging desisyon ko ay ang pagbili ng bahay at lupa malapit sa lokasyon kung saan ay madalas magpakita ang Vanishing Mansion. Nagandahan kasi ako noon sa lokasyon at hindi ko pinansin ang pagtutol ng aking asawa dahil katuwiran niya ay malayo sa Iloilo City proper kung saan ako nagtatrabaho. Natatandaan ko pa nga noong araw ng paglipat namin sa bagong bahay. Madalas kong sigawan noon ang asawa ko dahil sa hindi nasusunod ang ayos na gusto ko sa bahay. Bukod sa ingat na ingat ako sa mga gamit namin dahil mahal ang pagkakabili ko sa mga yon. Michael, tanga ka ba? Bakit mo dyan ilalagay yung vase? Gusto mo bang mabasag yung vase na yan? Sigaw ko pa sa kanya nang ilapag ni Michael ang vase sa lugar na hindi naman safe. Pasensya na. Paghingi ng paumanhin ni Michael at sinunod na lamang niya ang pinag-uutos ko. Samantala, hindi lang si Michael ang nakatikim ng paninigaw mula sa akin noong araw na yon. Hoy, dahan-dahanin niyo yan. Baka magasgasan niyo yan. Sabi ko naman sa mga lalaking nagbubuhat ng aming mga muebles. Fides, kalma lang. Kalmadong wika sa akin ang asawa ko. Mahal kasi ang pagkakabili ko sa mga yan. Kaya dapat lang napagsabihan ko sila. Katwiran ko naman kay Michael. Ngunit na natiling kalmado lamang ang asawa ko kahit ako ay mainit na ang aking ulo. Mahal, may isip naman sila kaya hindi mo na sila kailangan pang pagsabihan. Alam nila ang ginagawa nila, ang sabi pa sa akin ng asawa ko. Napabalik naman ako kay Michael. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pera ang pinambili dyan, ang sabi ko sa kanya. Hindi ko naman alam noon na nasaktan ko na pala ang damdamin ni Michael. Siguro nga ikaw ang bumili nitong bahay. Yung mga gamit natin, yung kotse, lahat. Pero Fides, huwag ka sanang maging mapagmataas. Sana naman ay matuto kang maging mapagpakumbaba. Pero hindi ko na pinansin
yung sinabi niyo ni Michael dahil abala pa rin ako sa pagsusupervise sa mga lalaki nagbubuhat ng aming mga gamit. Napabuntong hininga na lamang noon si Michael nang mapansin niyang dead man lamang ako sa kanya. Pasensya na, Fides. Hindi kasi ako katulad mo na nakatapos ng pag-aaral at may magandang trabaho. Taxi driver lang ako. Napalingon naman ako sa aking asawa at nagalit. Sabi ko sa kanya na imbis na mag-play victim ay tumulong na lamang siya sa mga lalaking nagbubuhat ng mga furnitures namin. Papa Dudut, asar na asar talaga ako sa asawa ko kapag nagsiself-pity siya dahil mataas ang narating ko kesa sa kanya. Para kasi sa akin kahit pa na mababa lang ang pinag-aralan niya. Kung masikap at masipag siya at may confidence sa sarili ay aasenso siya. Check na siya sa naunang dalawa. Ang kulang na lang sa asawa ko noon ay ang self-confidence. Kaya hindi siya umaasenso sa buhay. Samantala ay nararamdaman ko noon na medyo nai-insecure sa akin ang kaunti si Michael dahil sa sunod-sunod na achievements ko sa trabaho. Alam mo ba? Tuwang-tuwa sa akin ang boss ko sa achievements ko. Sabi pa ng top management, ipopromote daw nila ako sa higher position. Kaya if ever na mapromote nga ako, I suggest na itigil mo na ang pamamasada mo ng taxi because it's not worth it. Maliit lang ang kinikita mo. Ni hindi ko nga nararamdaman ang kinikita mo eh. Kaya namang sustentuhan ng sweldo ko ang mga gastusin natin sa araw-araw. No offense, Michael ha. Pero mas mabuting taong bahay ka na lang. Ang sabi ko noon kay Michael without knowing na nasaktan pala siya noon sa mga sinabi kong yon. Pero masisisi niyo ba ako? Yun naman kasi ang katotohanan. Fides, huwag mo naman sana akong pagmukhaing walang silbi. Oo, hindi malaki ang perang kinikita ko sa pamamasada ng taxi kumpara sa sweldo mo pero gusto kong makatulong sa iyo. Hindi ako inutil. Wika ni Michael sa akin. Asar na asar ako noon sa aking asawa dahil ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. At nagpatuloy ang ganong eksena kung saan ay nakikita kong nagtitimpi lamang sa akin ang asawa ko. Pero that time kasi Papa Dudut ay mataas ang Eric ko. At wala akong pakialam kahit pa magalit sa akin si Michael. Katwiran ko noon sa aking sarili ay kung hindi kayang tanggapin ni Michael ang katotohanan. Malaya siyang hiwalayan ako and I can live and have a successful life without him. Samantala, dito na papasok ang kababalaghan sa buhay namin. Ikinuwento sa akin ni Michael ngayon na noong kalilipat lang namin sa aming bahay sa Gimbal, ay nagsimula na siyang makarinig ng boses ng babae na tinatawag ang pangalan niya. Akala nga niya ay ako o ang kasambahay namin na si Martha ang tumatawag sa kanya. Pero hindi. Simula noon ay naging matamlay na si Michael at napansin ko hanggang sa araw ng house blessing namin. Ano ba yung pagmumukha mo? Para kang nalugi sa sugal? Tigilan mo nga yan. Alam mo namang mamaya na ang housewarming natin eh. Saway ko naman kay Michael imbis na alamin sa kanya kung bakit siya malungkot. Pasensya na. Na-traffic lang ako pa uwi dito. Eto nga pala yung mga pinabili mo na mga soft drinks, tube ice, tapos palabok sa bilao. Ang wika sa akin ni Michael na halatang pagod noon. Inutusan ko kasi siyang bumili noon ng ilang pagkain para sa house blessing at medyo natagalan siya sa pag-uwi kaya nasita ko siya noon. Ay nako, ilapag mo na lang dun sa mesa tapos magpalit ka na ng damit mo. Utos ko na lamang sa kanya. Mahal, okay na tong t-shirt na suot ko. Totally casual lang naman, hindi ba? Mahinahong katwiran ni Michael sa akin. Naagad ko namang kinontra. Anong okay? Tinan mo nga yung itsura mo. Magmumukha kang basahan sa mga kaibigan at mga boss ko. Ayokong sabihin nila na nag-asawa ko ng taxi driver na yagit. Ang sabi ko pa noon sa kanya. Sa huli ay walang nagawa si Michael kundi ang sundin ang ipinag-uutos ko sa kanya. Ganon kami Papa Dudut, naging sunod-sunuran lang sa akin ang asawa ko at never siyang nakipag-argue sa akin. Masama pala yon kasi aaminin kong umabuso ako sa sobrang kabaitan niya sa akin. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang pagiging balisa ni Michael dahil panay ang pagtawag sa kanya ng misteryosang boses
na tanging siya lamang ang nakakarinig. Katulad na lamang isang gabi habang nagpapalipas siya ng oras sa labas ng aming bahay. Michael? Michael? Tawag ng misteryosang boses sa kanya. Sino ba yan? Ano ba yan? Hindi ka na nakakatuwa? Ang sabi noon ng asawa ko na hindi mapakali dahil sa nangyayari sa kanya. Kwento pa nga sa akin ni Michael ay kinakabahan na siya noon na baka nababaliw na siya. Bukod sa boses ay nakakaramdam din siya ng kalusko sa paligid. At pakaramdam niya ay palaging may nakamasid sa kanya na hindi niya mawari kung sino o kung ano. Fides? Ikaw ba yan? Kinakabahang wika ni Michael habang palingali nga sa kanyang paligid. Samantala, kwento din sa akin ni Michael na noong gabing yon ay nakita niyang lumapit sa kanyang kasambahay naming si Martha. Ano pong ginagawa ninyo dito sa labas? Bakit hindi pa po kayo pumasok sa loob? Usisa pa ni Martha sa aking asawa. Nagpapalipas lang ako ng sama ng loob. Narinig at nakita mo naman siguro na nagtalo kami kanina ng asawa ko. Malungkot na sagot ni Michael sa concerned na kasambahay. Sir, hindi po dapat kayo lumalabas ng nag-iisa, lalo na't malapit ng mag-alas 12 ng madaling araw. Baka po kasi maengkanto kayo. Paalala at pangamba noon ni Martha. Kwento sa akin ni Michael na na-curious daw siya sa sinabi ng aming kasambahay. Kaya nagtanong daw siya tungkol sa sinasabi nitong engkanto. Hindi niyo po ba alam na maraming engkanto po dito sa lugar ninyo? Nagtatakang tanong sa kanya ni Martha. Napangiti lamang noon ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi ako naniniwala sa mga multong engkanto, kapre, duwende, lahat yan. Ikaw talaga, Martha, nananakot ka pa dyan. Tara nga at sabi na tayong bumalik sa bahay. Pag-aaya na lamang niya sa kasambahay. Pero bago sila bumalik sa bahay ay muling nakarinig daw si Michael ng pagtawag sa kanya ng isang boses. Agad niyang sinabi yon sa kasambahay pero hindi yon sinagot ni Martha at sa halip ay nagmamadali itong hinila ang asawa ko papasok ng bahay at mabilis na nagkandado ng pintuan. Nagtaka naman daw si Michael sa tila takot na takot na reaksyon ni Martha pero binaliwala daw niya yon noong una. Samantala ay nagpatuloy ang pagiging balisa ng aking asawa. To the extent na madalas na itong nagkukulong sa kwarto namin. Hindi na rin siya tumatabi sa akin sa pagtulog at sa halip ay nagpapasya na lamang siyang matulog sa sala. Ngunit may ikinuwento noon sa akin ng asawa ko na noong panahong yon ay nakakaramdam daw siya ng kakaiba sa kanyang katawan sa tuwing natutulog siya sa sala. Pagising niya ay nagugulat siya dahil palagi siyang pawisan. Pero ang pinagtataka niya palagi ay palagi nakababa ang kanyang underwear kapag nagigising siya. Wala namang gagawa sa kanya ng kahalayan dahil una, nandun lang ako sa kwarto kapag gabi. At pangalaway walang tao sa bahay maliban sa aming dalawa. Si Martha naman kasi ay umuwi sa bahay niya kapag tapos na ang mga gawain niya. Papadudot noong marinig ko yun sa asawa ko ay inakala kong nagbibiro lamang siya at siya lang din ang may kagagawa noon sa kanyang katawan. Nasobrahan ka siguro sa pagmamarya kaya palaging balisa at walang lakas. Naiinis kong sabi sa kanya. Napatingin lamang sa akin noon si Michael pero hindi siya kumibo, Papadudot. Nagpatuloy naman ako. Nung nagising ako kanina, nakita kong wala ka namang saplot sa katawan. Tapos para kang ginahasa. Hindi ka na ba talaga makatiis, ha? Kaya kung ano-ano ang ginagawa mo sa sarili mo? Tila may panglilibak na sabi ko pa sa aking asawa. Ano? Mamamasada ka ba ngayon? Tanong ko pa sa kanya. Umiling lamang noon si Michael bilang sagot sa akin at hindi na siya kumibo o umimik man lang. From that point, aaminin kong nakaramdam na ako ng pag-aalala para sa aking asawa. Sa kabilang banda ay naikwento niya sa akin na kinagabihan habang nagpapahangin sa labas ng gate ng bahay namin ay isang babae ang lumapit sa kanya. Michael? Tawag daw nito sa kanya. Siyempre nagulat noon ang aking asawa at nagtatakang nagtanong ito sa babae. Kilala mo ako, miss? Teka,
isa ka ba sa mga kapitbahay namin? Tumango naman daw ang babae bilang sagot sa kanya. Oo, kapitbahay mo ko. Doon ako nakatira sa bahay na may puno ng akasya. Napagtanong ko na ang pangalan mo kaya kita kilala. Ganun ba? Ang sabi ng asawa ko. Samantala nagpakilala naman sa kanya ang babaeng yon. Ako nga pala si Maria. Siya nga pala, may mga dala ako mga santol at bayabas. Galing yan sa bakuran ko. Aniya habang inaabot daw kay Michael ang isang plastic na punong-puno ng mga prutas. Salamat Maria. Masaya ako at nakilala kita. Sabi sa akin ni Michael na para daw siyang nahihipnotismo ng babae ng sandaling yon. At inamin din sa akin ang asawa ko na nabighani siya sa angking kagandahan ni Maria. Michael, simula ba sa araw na ito pwede na kitang gawing kaibigan? Tanong pa raw ni Maria sa aking asawa. Naging positibo naman noon ang sagot ni Michael. Oo naman, magkaibigan na tayong dalawa, Maria. Papa Dudut, inilihim sa akin yon ni Michael noon na nakipagkaibigan siya sa ibang babae. Ayon ngayon sa asawa ko ay napakabait daw sa kanya ni Maria. Bagamat napaka-misteryosa daw nito ay kinukutuban ng araw siya. Nakakaiba ang babae pero dahil sa parang nahihipnotismo siya ay patuloy siya sa pakikipagkaibigan kay Maria. Samantala nakita ko ang pagbagsak ng kalusugan ni Michael. Palagi siyang mukhang pagod at nangangalumata. Obvious din ang pagpayat niya at palaging wala siya sa sarili. Siyempre nangamba ako noon para sa aking asawa kaya madalas ko siyang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero hindi niya ako kinakausap at kahit na minsan ay napipiko na ako at sinisigawan ko na siya ay hindi pa rin siya nagsasalita. Para bang nasa malayo palagi ang utak niya, Papa Dudut. Marta, may napapansin ka bang kakaiba kay Michael? Tanong ko noon sa aking kasambahay kung pareho kami ng naoobserbahan sa asawa ko. Oo po ma'am, napapansin ko pong palagi matamlay si Sir. Madalas ay wala po siya sa sarili niya. Tapos po ma'am, kahapon po nung nagising po ako, alas 3 ng madaling araw nakita ko po si Sir sa labas at walang saplot. Tapos nagsasalita ng walang kausap. Kwento sa akin ni Martha. Siyempre nagulat ako sa aking mga narinig. Talaga? Ang sabi ko habang hindi makapaniwala noon. At saka ma'am Fides, may nalaman po ko tungkol sa lugar na kinatitirikan ng bahay ninyo. Ang sabi kasi sa akin pinamumunggaran daw ito ng mga engkanto. Balita pa niya sa akin noon. Sarkastikong sumagot naman ako sa sinabi niya, Papa Dudut. Martha naman, naniniwala ka pa dyan, Diyos me? Nasa modern age na tayo, wala nang naniniwala sa mga engkanto, laman lupa o kung ano-ano pa dyan. Pero kasi ma'am, ang sabi sa akin, kada taon meron isang lalaking namamatay sa lugar na ito. Ang sabi kinukuha raw ng engkanto yung mga kaluluwa. At saka ma'am, wala pang namumuwis ngayong taon. Natatakot lang po ako na baka si Sir Michael na ang susunod na mamumuwis. Babala pa ni Martha sa akin. Natigilan ako noong sandaling yon, Papa Dudut, dahil nabalitaan ko nga noon sa lugar namin na merong namamatay na isang lalaki kada taon. Ayon pa sa nakausap ko na ina ng huling namuwis, bago daw mamatay ang kanyang anak ay napansin niya ang pagbagsak ng kalusugan nito. Bukod sa palagi itong wala sa sarili, namatay ang anak niya dahil sa sakit. Kaya naglakas loob na akong kausapin si Michael para alamin sa kanya kung ano ang problema. Kung may problema ka sa relasyon natin, please tell me. Ang sabi ko noon sa kanya habang naghahapunan kami. Ang pinapangamba ko ay hindi siya kumakain simula pa kaninang umaga kaya sobra na talaga akong nag-aalala noon. Wala. Tipid niya ang sagot sa akin. Natatakot na kami ni Martha sa kinikilos mo. Iniisip nga ng kasambahay natin na naiinkanto ka. Ako iniisip ko na nababaliw ka na Michael. Nag-worry na ako. Galit ka ba sa akin?
Tanong ko sa kanya habang nakakaramdam ng sobrang guilt. Pero nanatiling wala sa sarili noon si Michael. Hanggang sa bigla na lamang itong tumayo sa kanyang kinakaupuan at nagtungo sa banyo at doon ay nilock na niya ang kanyang sarili. Kahit na nung pakiusap na buksan niya ang pinto ay hindi siya nag-response sa akin. Dahil doon ay napaiyak na lamang ako sa sobrang guilt na nararamdaman ko. Samantala kinagabihan ay lumabas si Michael ng banyo at diretsyong natulog sa sala. Iniyakan ko na lamang siya at sinubukan kong matulog na sa aming kwarto. Ang hindi ko alam ay pagsapit ng alas 12 ng madaling araw ay bumangon ang asawa ko at lumabas ito ng bahay. Kwento naman ngayon sa akin ang asawa ko. Noong gabing yon ay dinala daw siya ni Maria sa bahay nito. Dito ako nakatira, Michael. Pagpasensyahan mo na kung luma at madilim ang bahay, ha? Ang sabi pa raw sa kanya ni Maria. Hindi, ayos lang. Wika naman ang asawa ko. Bagamat ikinuwento din niya sa akin na nakakaramdam na rin siya ng kaba dahil sa dilim ng paligid. Huwag kang matakot. Nandito naman ako. Wika pa raw sa kanya ni Maria na tila daw nababasa ang kanyang iniisip. Mag-isa ka lang dito? Usisa pa raw ng asawa ko sa misteryosang babae. Agad naman daw sumagot si Maria. Oo. Matagal na ako namumuhay na mag-isa. Hindi naman ako pala kaibigan. Ikaw lang ang naging malapit sa akin, Michael. Sa puntong yon ay nakaramdam daw ng lungkot si Michael. Ganun ba? Pareho pala tayo palaging nag-iisa. Mamayang kaunti ay si Maria naman daw ang nagtanong sa kanya. Mahal mo pa ba ang asawa mo? Oo, Maria, sagot ni Michael sa kanya. Pero inaapi ka lang ng asawa mo, nilalait. Tingin niya sa iyo ay inutil, Michael. Sarili lamang niya ang mahal niya. Hindi ka mahalaga sa kanya, sabi pa raw ni Maria sa kanya. Pagkatapos ay sinimula na raw siyang akitin ito. Ako, Michael, mahal kita. Ako ang magpupuno ng lahat ng mga pagkukulang sa iyo ni Fides. Sabi sa akin ng asawa ko ay tila raw ba nahihipnotismo daw siya ni Maria at hindi raw siya nakapag-react kaagad nang paghahalikan daw siya nito. Napakatanga ni Fides dahil binabaliwala niya ang isang makisig na lalaking katulad mo. Pangaakit pa raw ng babaeng yon sa kanya. Ipaubaya mo lang sa akin ang katawan mo, Michael, at sinisigurado ko sa iyo. Naliligaya ka sa piling ko, ang sabi pa raw nito sa kanya. At doon na raw nagsimula ang relasyon ng asawa ko at ni Maria. Sobra naman akong nag-alala noon kasi isang linggong nawala si Michael at wala akong inaksayang panahon noon. Pinahanap ko siya sa mga tanod at pulis pero hindi naman siya nakita. Sa sobrang pag-worry ko ay nanghina ako at nagkasakit. Tapos inisip ko rin na baka tuluyan nang nakipaghiwalay sa akin si Michael at sumama na ito sa ibang babae. Pero Papa Dudut, makalipas ang isang linggo ay muli siyang bumalik. Walang nagbago sa itsura at suot niyang damit nung huli ko siyang nakita. Ano bang nangyari sa iyo, ha? Saan ka ba nagpunta? Doon lang sa gubat, tipid niyang sagot sa akin. Sa puntong yun ay nag-hysterical na ako. Michael naman, isang linggo ka nang nawala tapos doon ka lang pala pumunta sa gubat? Samantala nagulat ako sa naging reaksyon ni Michael. Hindi siya makapaniwala na isang linggo siyang nawala. Isang linggo? Isang gabi lang ako nawala, ah. Pinagpipilitan niyang yon ang nangyari. Hindi, isang linggo kang nawala, insist ko sa kanya. Pagkatapos noon ay umiyak ako at niyakap siya ng mahigpit. Alam mo ba kung saan-saan kita hinanap? Pinahanap na nga rin kita sa mga pulis, Michael. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog sa pag-aalala sa iyo, ang sabi ko pa noon sa kanya. Sa kabilang banda ay hindi kumibuna noon ang asawa ko habang ako ay patuloy sa pag-iyak at pag-aalala. Alam kong malaki ang kasalanan at pagkukulang ko sa iyo. Sorry na, Michael. Sorry. Paulit-ulit kong sinabi yon sa kanya. Michael, mahal na mahal kita.
Please mangako ka sa akin na hindi mo ko iiwanan. Hindi ko kasi kakayanin na mawala ka, ang sabi ko pa noon sa kanya. Ngunit parang wala sa sariling katinuan ng asawa ko hanggang sa kinagabihan ay natagpuan ko na lamang ang asawa kong nakahandusay sa banyo at tulala. Dahil doon ay agad akong humingi ng tulong kay Martha para tumawag ng ambulansya. Pero sa halip na sundin ang utos ko ay isang albularyo ang tinawag niya. Nung una pinagalitan ko ang kasambahay namin dahil hindi naman ako naniniwala sa kakayahan ng albularyo. Pero dinirecha agad ako ng albularyo na ang nangyayari sa asawa ko ay hindi pangkaraniwan na hindi magagamot ng siyensya. Ano bang nangyayari sa asawa ko, Apo Intoy? Nag-ala lang tanong ko noon sa albularyo. Kinukuha ng engkantada ang asawa mo, misis. Diretsa niya sa akin. Alam kong hindi kayo naniniwala sa mga ganong klaseng nilalang. Pero ako na nagsasabi sa inyo. Totoo sila. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita kaagad dahil hindi kasi ako makapaniwala noon. Sige, sabihin na po nating totoo sila pero anong gagawin nila sa asawa ko? Muling tanong ko sa kanya. Ang mga engkanto at engkantada ay maaaring umibig sa mortal. Pero hindi dapat suklian niyo ng asawa mo ng pagmamahal dahil nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. Dadalhin ng engkantada ang kaluluwa ng asawa mo sa kanyang mundo. Yun ang katotohanan ng sinabi sa akin ni Apo Intoy na siyang nagpakaba sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sinimulan na namin ang ritual kung saan yun lamang ang tamang paraan para mabawi ang kaluluwa ni Michael sa engkantadang gustong kumuha sa kanya. Nung una ay maliwalas pa ang paligid hanggang sa unti-unting lumakas ang hangin. Patunay dyan ang paggalaw ng mga kurtina at nagsimula na ring magbagsakan ng ilang gamit sa bahay. Pero Papa Dudut, hindi kami nagpatinag. Kasama sina Martha at Apo Intoy ay pinalimbutan namin ang katawan ni Michael at naghawak-hawak kaming tatlo habang isinasagawa ni Apo Intoy ang dasal para magapi ang engkantada. Sa kabilang panig ay naikwento sa akin ni Michael na noong nasa bahay siya ni Martha ay pilit siyang pinapakain ito ng itim na kanin at itim na prutas. Kapag kasi nakain ito ni Michael ay hindi na siya makakalis sa mundo ni Maria. Inamin din sa akin ang asawa ko na natutokso na siyang isubo yon pero bigla niyang narinig ang boses ko na tinatawag siya. Agad daw siyang natauhan at sinabi niyang hindi raw niya magagawang sumama kay Maria dahil mahal pa rin daw niya ako. Nagalit daw noon si Maria at doon daw ay lumabas ang totoong kulay at ang itsura ng engkantada. Napasigaw daw si Michael sa takot dahil parang halimaw daw ang totoong mukha ni Maria. Sinubukan daw niyang tumakas pero hindi siya makalabas sa mundo ni Maria. Sa kabilang banda habang sinasagawa ang ritual ay nilagyan ng asin ni Apo Intoy ang bibig ni Michael. Lalong lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Halos matangay na nga kami. Mamayang kaunti, tatlo kaming nakarinig ng boses ng isang halimaw na sobrang nakakatakot. Kung sino ka mang engkantada ka, ibalik mo sa amin si Michael. Ibalik mo ang kaluluwa sa katawan niya, deklara ni Apo Intoy. Hindi, hindi ko ibabalik sa inyo si Michael. Ang sabi ng maalahalimaw na boses na napag-alaman naming Maria ang pangalan. Pero hindi siya sa iyo. Wala kang karapatang kunin si Michael sa taong mahal niya. Malakas na wika ng albularyo sa nanggugulong engkantada. Mahal? Ako ang tunay na nagmamahal sa kanya, giit ng boses. Hindi, ako ang tunay na nagmamahal sa asawa ko. Ikaw isa ka lang engkantada. Yun naman ang sabi ko sa kanya na siyang kinagalit ni Maria. Anong sabi mo, Fides? Minahal mo ang asawa mo? Sinungalin ka. Hindi mo siya minahal kahit kailan. Inapi at binaliwala mo lamang siya. Sinaktan mo lang siya, Fides. Ang sabi pa ng boses sa amin. At sino ka para husgahan ang pagmamahal ko sa asawa ko? Wala kang alam, giit ko. Pagkatapos ay nakarinig na kami ng sigaw ng galit sa paligid. Para bang nanggagaling sa kailalima ng lupa. Samantala ay nagpatuloy naman ako sa pagkausap sa nilalang na yon.
Siguro nga'y nagkulang ako sa kanya, pero pinagsisisihan ko na yon. Maniwala ka sa akin, mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko kayang mawala siya sa akin at ikamamatay ko kapag nawala sa akin si Michael. Naiiyak kong sabi sa kanya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Makasarili ka, Fides. Sarili mo lang ang mahalaga sa iyo. Nakaangat ka lang ng kaunti, pinagmalakihan mo na ang asawa mo, Fides. Para sa iyo walang silbi si Michael. Sa puntong yun ay alam naming nagmamatigas na talaga ang engkantadang si Maria. Nakikiusap na ako sa iyo. Ibalik mo na ang asawa ko. Kung gusto mo, ako lang ang kunin mo. Ako na lamang ang alipinin mo. Hayaan mo lang mamuhay ulit sa mundo namin si Michael. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Pero hindi yon pinakinggan ni Maria dahil desidido talaga siyang kunin ang kaluluwa ng asawa ko. Kaya isinagawa na ni Apo Into ay ang huling bahagi ng ritual. Muli niyang nilagyan ng asin ang bibig ng asawa ko kasabay ng pagdarasal. Hindi yon matanggap ni Maria at nagsisigaw siya na para bang nawala na siya ng kapangyarihan. Hanggang sa bigla na lamang naglaho ang kanyang boses at bumalik na sa normal ang lahat. Mamayang kaunti ay muling nagkamalay na si Michael. Fides? Ako agad ang tinawag ni Michael nang bumalik na ang kanyang huwisyo at mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Sobra-sobrang pasasalamat ko naman noon sa Diyos dahil binalik niya sa akin ang asawa ko ng buhay. Michael, patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Pinagsisihan ko na yon. Pinapangako ko sa iyo na kahit kailan ay mamahalin at pahalagahan na kita. Please Michael, huwag mo akong iiwanan. Pagmamakaawa ko pa noon sa kanya habang umiiyak. Pinapatawad na kita Fides at pinapangako ko rin sa iyo na hindi kita iiwanan. Yon ang sinabi ni Michael sa akin na siyang nagpagaan ng aking kalooban. Simula noon Papa Dudut ay inalagaan, nirespeto at pinahalagaan ko na si Michael. Bumawi ako sa kanya bilang asawa at sa totoo lang pagkatapos ng pagsubok na yon, sa amin ay lalo naming minahal ang isa't isa. Samantala nag-decide kaming lumipat na ng tirahan. Buti na lamang at nakapag-housing loan kami sa Iloilo City at doon na kami nanirahan hanggang sa ngayon. Tuluyan na rin nakarecover ang aking asawa at bumalik na ang dati niyang kakisigan. Meron na rin kaming anak sa ngayon, lalaki at kasalukuyang 5 taon na siya sa ngayon. Papa Dudut, marami akong natutunan sa pagsubok na yon. Isa na dyan ang mahalin at irespeto mo ang iyong asawa. Enjoyin mo ang mga panahong magkasama kayong dalawa dahil ang buhay minsan nakakagulat. Ganun pa man ay tiwala naman kami sa Diyos na kahit kailan ay hindi niya kami pababayaan. Maraming salamat po sa pagbasa at pagpili mo sa aking sulat, Papa Dudut. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Fides. Maraming salamat din sa iyo, Fides, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Ang sekreto talaga ng isang matibay na pagsasama ng isang mag-asawa ay pagmamahal, respeto at pag-unawa at pagtanggap sa buong pagkatao ng iyong kabiyak. Iwasan natin siyang ikumpara sa iba at pilitin sa mga bagay na alam nating hindi para sa kanya. Tanggapin mo ang kanyang flaws o imperfections at sa halip ay bigyan mo siya ng chance na patunayan sa iyo na mahal ka niya. Pahalagahan natin ang ating mga asawa at mga mahal sa buhay. Samantalahin natin ang mga araw na kasama natin sila dahil hindi natin masasabi kung hanggang kailan natin sila makakasama. Huwag nating hayaan na kapag dumating ang araw na wala na sila ay saka mo lang marirealize ang kahalagahan niya sa buhay mo. Matuto tayong makontento kung ano ang meron sa ating mga minamahal at mahalin natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Stories.